Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Gian at nandito ulit ako upang tulungan kayo pagdating sa college entrance exams. This time, tutulungan ko kayo pagdating sa general math questions. Ito ay mga basic math problems na often na nasa word format. Ibig sabihin nun ay hindi ipapakita sa inyong equation, kayo ang gagawa ng interpretasyon nyo ng equation. Kaya dapat na i-interpret nyo ng tama yung mababasa nyo sa mga basic word problems na yan. So, start na tayo agad. What is 67 less than the sum of 58 and 42? Kung tutuusin, yung mga word problems ay intimidating tingnan. Bakit? Ang haba nila, kailangan alam mo yung gagawin mo. Pero huwag kayong mai-intimidate, okay? Kailangan nyo lang unang gawin ay translate the words into numbers. Okay. Yan muna. So, ito yung gagawin ni Sir Gian ngayon. So, 67. Para hindi siya maging intimidating tingnan. 58. Okay. And 42. Yan muna. Okay. So, pwede na nating burahin yung mga words na yan. Para hindi siya masyadong mahaba tingnan at nakakatakot tingnan. So, yan na. What is 67 less than the sum of 58 and 42? Hindi ba mas madali siyang basahin? Number 2. Okay. Ang gagawin nyo naman next ay translate, okay, the words into operations. Pangalawang gagawin natin ay itatranslate natin ang words na may kinalaman sa operations. So, may makikita tayo dyan na mga keywords pagdating sa operations. At ito sila. So, kumuha lang ako ng source ko sa internet. And ito yung mga keywords pagdating sa mga operations. So, unahin natin yung 67 less. Anong ibig sabihin ng 67 less? Ibig sabihin ba niyan ay 67 minus or minus 67? Okay, ito na lang isipin nyo. Pag sinabi ba sa tindahan na 10 pesos less, ang ibig sabihin ba ng 10 pesos less sa tindahan ay 10 minus yung price? Or price, sorry sa sulat ko, minus 10? Of course, alam natin na ito ay price minus 10. So, anong ibig sabihin pala ng 67 less? Ang 67 less ay negative 67. So, hindi siya basta-basta idea ng subtraction. 67 less means negative 67. So, nilagay ko na dyan yung negative 67. Next ay negative 67. Okay? Isasama mo siya sa sum ng 58 and 42. So, kung tatagalugin ko yan ay kabuuan ng 58 at 42. So, pagsasamahin mo daw yung 58 and 42. So, parang ganito siya. 58 plus 42. Okay? 58 plus 42. Tandaan din na sum siya ng 48 and 42. So, pwede din kayong maglagay ng parenthesis pagdating dyan. Okay? Pero for this case, kung yan man ang maging interpretation nyo, negative 67 plus 58 plus 42, okay lang din. Kung ang maging interpretation nyo naman ay negative 67 plus 58 plus 42, yun ay ayos lang din. Pero for this case, ang hinihingi nila ay ito muna daw yung sagutan mo. Yung sum daw ng 58 and 42. So, mas appropriate na interpretasyon ang nauna. So, negative 67 plus 58 plus 42. Pero kung yung nasa baba man yung interpretation nyo, okay lang. Parehas na magiging tama yung sagot. So, try na nating sagutan yung equation na ito. So, try muna natin yung 58 plus 42. Okay. So, 58 plus 42, sila ay 100. Okay. Then, ipa-plus mo siya sa negative 67. So, paano nyo isosolve ito? Negative 67 plus 100. May rule tayo dyan. Kapag kayo ay nag-a-add ng
integers of different signs, okay, kapag isa ay positive, isa ay negative, may rule tayo para dyan. So, ano yung rule? Una ay subtract. Ibawas nyo daw muna yung bigger number sa mas maliit na number, which is basically 100 minus 67. So, ano yung 100 minus 67? Tamang sagot ay 33. Okay. Next ay, hindi pa yan complete. Kailangan nyo munang sundan yung sign, susulat nyo yung sign ng mas malaking number. Sino ba yung mas malaki? Logically, mas malaki yung plus 100. So, ang plus 100 ay positive. So, ang tamang sagot dito ay positive 33, letter A sa number 1. So, ganito mag-solve ng word problems regarding order of operations. Okay, so end na po ng ating college entrance exam, general mathematics, part 1A. Susunod naman po ang part 1B. So, hinati-hati ko lang sila para ma-accommodate po yung different needs nyo at mas accessible yung mga videos. So, kung may comments or suggestions, paki-iwan na lang sila sa comment section below.